So, nandito tayo mga kalabas kasi si Reggie Cruz. Pogi-pogi talaga si Reggie. Ayan, syempre kasama ko si Rupol of TV. Wow naman! Wow! Wow! So, nandito tayo sa mga pre-order sa Reggie Cruz, mga kalapatid. So, puro may mga inakay. So, yan ang kagandaan sa colony. So, ang kagandaan sa colony, ayan. So, sama-sama sila. Tapos, pag may every ka pang ganyan, di ba, ganda. So, tagusan yun sa loob dito. Ayan. So, mga pre-order sa Reggie Cruz. Yan ang kagandaan sa colony, mga kalapatid. Ang laking lugar nito, mga kapatid, sa ayan, ang laking kalabate. Ay, hindi lang sa mga kapagdami mga lugar patir, kunting sharing lang sa mga kung paano yung ginagawa nyo sa daily routine nyo at saka yung paano yung mga pagkundi sa pagkakarina lang. Daily routine! Unang-una, siyempre sa umaga, ano yan, linis. Lahat yan, linis yan. Tapos, siyempre pakain. Sa ngayon, hindi pa kinukondisyon pa eh, kasi ano pa eh. Lata ng karera eh, tsaka kinukompleto ko pa yung mga young birds. So, nakapokus ako dito sa ano, sa breeding. So, unang kain yan is ano, yung talbumax na may pellet. Yun ang unang kain yan. Tapos, sa tubig, vitamins. Tapos, hindi nga nawawala ito, all season pro. So, napakaganda nitong probiotics na ito kasi nga, hindi ito maselan. Itong all season pro ay binuhay sa nawasa o sa tap water. So hindi mo na kailangan ng magpatingin ng tubig at saka hindi mo na rin kailangan ng mineral water kasi yung ibang probiotics na mamamatay sa nawasa. Ito hindi. Ito binuhay sa nawasa. So, kaya napakaganda nitong ano nito. All season pro. Saka mura. 1 liter is ano, nasa 650 lang. So yan, ito yung lagi kong ginagamit, all season pro. Di mawala yan, 3 times to 4 times sa umaga. So yun yung binibigay ko dyan sa mga breeder. Tapos, honeybee pag lunes. Yun totoong honeybee yan. Hindi ako sukal. Hindi ako sukal. Di ba mahirap pag ano, pag minting ng nito? Kasi nakilagit-lagit na namin, ang laki ng rupo ito. Hindi naman, kasi patuwang ko si JJB ng sako lang. Sako lang. So, tayo ng pagkasakalam niya, pag hindi niya malinis. So, nakita niya mga ito, ang takalang mga antalinis. Ano talaga ako sa ano? Ayoko talaga ng ano ng marumi. Nakakalapatihan. Siyempre bukod sa nakakasama sa ibon, mas lalo na sa amin sa tao. Ano na dili? Mas maganda lagi yung marinis sa ang look natin para makapilag yun, may naglulok dito. Mapupuri ka rin. Kaya dapat laging ano, laging malinis siya kasi yan ang pinag-uusapan ng mga sakit. Mahirap sa mga ano, sakit. Napalit yung maya kasi ah, idol eh. Yung isa mga ibon na nagkaroon lahat ng sakit. Yung mga ibon mo, yung after nagkaroon ng sakit. Adenovirus naman yun. Adenovirus yun. Bigat yun. Ano yun? Sakit talaga ng mga batang ibon. So nakukuha yun kahit malinis ka,
dito sa lukbo. Dito na ako sa truck. Yung hawa-hawa. Kaya ngayon, nagbakuna ako ng pang-paramixo at saka pang-adeno. So, yun yung bago ko sinusubukan. Bago lang yun, di ba? So, sana effective. So, ganun talaga. Hanap tayo ng ano, ng... Lagi tayong hanap ng ano, ng lunas na maganda para mapaganda yung pagkakaranya. So, kaya ang pagkakalapati is walang ano, walang tigil na pag-aaral. Continuous ano yan, learning. So, walang katapusan na pag-aaral ng racing teacher. Tulungan ko. Gusto ko pagkakarera ako sa North, nakaiwalay yung pang-North ko. Sa North-South? Oo, kasi alam naman natin, pagka yung mga ibon, di ba nga yung panahon ng North o yung training o karera ng North, yung pag-ilan, so marami sakit yan. So, kaya dapat, pag umuwi yung ibon, nakaiwalay. Yung pang-South mo, baka mahawa. Si Sir Reggie hindi lang naglalaro ng North. Iba South yung lang. Ibon na mga umuwi na ba yung mga nakakasal. Ano ba mas malayo ay doon? Kasal ko yung mga malayo ang South. Saka mas mahirap. Tumatawid. Tawid eh. Talaga yung bloodline ang pinag-uusapan pagdating sa ano sa South. Pagka yung ibon mo is tumawid na ng ano, ng alin, ng mga tawid-dagat, bloodline na pinag-uusapan mo. Hindi na condition. Bukod sa condition, dapat yung bloodline ng ibon mo ay talagang umuwi ng mga tawid-dagat. Pasa lang, no? First lang pa lang, sinuha na lang ano. Tama rin? Yun yung ano, galing ng kalbayo, pinahinga ko lang. Sabi ko, itubo ko na sa amin, ito yun, ako man. First lang pa lang, hindi na lang ako eh. PHA din, local lang. Sa MPC. Ulit! JJB, ay, isa ka lang mga kalapati. So, well, like, welcome back mga kalapati. Nandito sa kay Sir JJBK. Sir JJBK. Ayan. So, gano'n ba kahirap mag-alaga ng ibon ni Sir Reggie Cruz? Hindi naman mahirap. Ano, panayal lang talaga. Aralin mo rin yung mga inaalagaan mo. Kung ano galing yung mga ibon. Para din nga mga anak, mga ano, sa mga anak mo gano'n. Kung ano yung pag-aalaga sa pamilya mo, gano'n yun sa mga hayop dito. Mga dapat, ano, laging malinis. Kasi ay, may ano yung mga ating amo. May asthma, eh. Hindi pwede yung madumi. Tanggalin ko ba yun, asthma? Tanggalin ko ba yun? Asthma. So, kailangan laging ano, malinis yung look. Aralin muna pati yung ano, yung look bago kayo mag-aalaga, pati na kalapati. Ito ulit. Eh, so huwag niyong kalimutang i-subscribe JJB kay Sha. Oh, alam. Takulam, malalang makatakalam. So ilang taon ka na dito Sir JJB? 2015 pa, pero yung 2015, kada linggo lang ako pumunta dito yun. Ngayon lang 2018 ako na full look man dito sa kanya. 2015 pa, halos matagal na rin. Tagal na rin ako ng lulok. Malakas siya, malakas. Malakas. Malakas mo eh. Bumali. Malakas bumali, yan. So, thank you, sir JJB Gay Shakalam. Yan pa, si JJB Gay Shakalam. Yan. Mga inaalagaan ni JJB Gay, bukod sa kalapati ni Sir Reggie Cruz. Ayan. So, ang pagkakalam ko sa daddy to ni Sir Reggie Cruz, ayan, ang dami ng Afrika, no? Kaya, ganda rin sa mga mga. Ang dami, sarap pag ganto ang ano.
Ang narinig mo ito yung umaga. Ayan, ito ito, super. So lahat yan. Dito dyan yung sir, JJGK, isa ka lang. So, African to. Ayan, so mga kalapatid, huwag nyo rin kalimutan i-subscribe yung channel namin, Digilop TV, Arupulop TV, Sir Reggie Cruz, and JJB kay isa ka lang mga kalapatid, huwag nyo rin kalimutan. Ayun no, so may pasalubong po. Ayan, so Aling Kikas mga kalapatid. Ayan. Thank you Sir Reggie Cruz. Thank you JJB kay Saklam. Ayan, thank you Sir Reggie. Ayan, so Aling Kikas. So mga kalapatid, hindi nyo kalimutan i-subscribe yung Digilop TV. Huwag nyo na rin kalimutan i-like.